Hi guys! Gusto ko lang pong i-share itong post na ito. Ito po ay isang article ng Inquirer. At ito'y tungkol kay Mr. Darryl Yap. Pero ito po'y na-share ng naloko na. Sabi dito, ano ba ang nangyayari sa mga bobologist ngayon? Sinalo lahat ng katangahan. Tama. Marami na rin tayong napatunayan talaga. Marami ng pagkakataon na ang mga pulangaw na ito ay nagtatanga-tangahan, nagmamaang-maangan. Pero on the other side, feeling mga marurunong naman. So napaka-contradicting. Saan po ba kayo lulugar? Diba? Lalo na ito mga social media influencers sa kabila. Napakatindi magmarunong. Yung tipong pag mayroong nagsalita tungkol sa isang totoong bagay na nakikita natin sa ating gobyerno, sa ating bansa. Totoo ah, walang sinisi, walang pinangalanan. Triggered ang mga pulangaw na social media influencers. Triggered yung mga yan at siguradong magmamarunong. Siguradong lalaitin yung tao na may pahayag. Ganun na ganun. Diba? Alright. So sa mga pulangaw, huwag nyo pong araw-arawin yung pagmamaang-maangan. Sigurado ako, hindi masaya ang buhay ng mga katulad nyong nagmamaang-maangan, lalo na po yung mga nagmamagaling. Pero alam naman nila sa sarili nila na walay. Masaklap yan. Okay, so dito sa post na to or sa article na to ng Inquirer, sabi daw ni Darryl Yap, mas mayaman ako, mas matalino, mas magaling at higit sa lahat, magandang tao kahit hindi pa nagpaparitoke. Okay. Alam nyo, ang naalala ko, sabi nung isa kong, or pinaka-close ko na pinsan, ang tagumpay daw, or ang totoong tagumpay, hindi naman niya nakikita sa social media. Parang ang totoong masayang family, wala rin yan sa social media. Diba? Ang totoong yaman, wala rin yan sa social media. Ang totoong talino, lalong wala sa social media. Kasi alam nyo po, sa social media, napakarami talagang nagdudunung-dunungan. Napakaraming nagmamagaling. Diba? Napakaraming nagkukunwari na sila ay somebody. Pero ang totoo, nobody naman talaga. Ganun na ganun. So, diba? At higit sa lahat, ang totoong galing, hindi naman po natin yan nakikita sa social media. Diba? At yung totoong kabutihan ng kalooban natin, yung totoong magandang pagkatao natin, wala rin po yan sa social media. So, ang ibig sabihin nito, itong lahat na binanggit na ito ni Mr. Darryl Yap, wala sa kanya yan. Yung yaman, siguro meron. Pero alam nyo, yung material na yaman, wala naman yan. Promise. Ang totoong yaman talaga, yung pakikitungo, yung magandang pakikitungo ng mga nasa paligid mo sa'yo. Dahil siguro, ikaw din ay ganun sa kanila. Yun po ang totoong yaman. Okay, ako walang material na yaman. Pero dito, pag nakita ko ng kung sino man, ang tawag sa akin, lolo. Lolo dem, ng kahit sino dito, kahit mas matanda pa sa akin, hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Pero at a certain degree, meron akong nakikita na parang sobrang paggalang ng mga taong yan o mga kababayan ko sa akin, yung pagtawag sa atin ng lolo dem. Diba? Yun ang maituturing kong kayamanan. Dahil yung material na yaman, hindi naman para sa'yo lahat yan eh. Kung meron ka man talaga, ang totoong yaman, yan po ay sinishare natin, binabahagi natin sa mga taong nasa paligid natin at nangangailangan. Yun ang totoong maipagmamalaking yaman. Pero kung sa'yo lang, para sa'yo lang, hindi yun yaman. Okay? Gahaman ang tawag doon.